Nagtaasa na nga ang lahat ng mga pamilihin at bayarin dito sa ating bansa. Tumaas ang bill ng kuryente at tubig. Yung upa mo sa bahay mukhang balak na rin itaas ng may-ari na wag naman sana kasi delay ka pa ng ilang buwan. Baka ampasin kita ng helmet dyan, ha? Tumaas na rin nga ang pangunahing bilihin at mga pangangailangan natin sa buhay. At kasamaang palad, wala namang pag-asang tumaas ang ating mga sahod, di ba? Tumaas na rin ang pamasahe sa dahilang tumaas na rin ang gasolina. So grabe naman this. Eh lahat naman ata ay tumataas na. Ito na lang ata ang hindi. Ay, joke lang. Kaya mapapaisip ka na magmotor na lang eh. O kung may motor ka naman na malaki ang makina, mag-iisip ka naman na kumuha ng isang small displacement motorcycle. Kung hindi mo talaga maiwasang magmotor sa araw-araw na pangangailangan. Kaya ngayong episode mga brothers, may pag-uusapan tayong isang iconic motorcycle na matagal na dito sa ating market. At marami na rin napatunayan pagdating sa tibay at serbisyo nito sa kalsada. Walang iba mga brothers, ang Honda Wave 110. Pero this time, fuel injected na siya. So alright ba yon? Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Unahan ko na kayo mga brothers. Wala pa ito dito sa Pinas at nauna na nga itong mailabas sa bansa ng Thailand at Indonesia sa dahilang malaki ang market margin ng bansa nila pagdating sa bentahan ng mga motorsiklo, lalo na sa mga small displacement motorcycles. At wala pa tayo sa kalahati ayon sa nabasa kong articles. At pero ganun pa man, sana ilabas na rin ito ng Honda Philippines ngayong taon ang motor na ito dahil isa ito sa mga sagot sa tumataas na presyo ng gasolina. Anyway, ang Honda Wave 110i ay may dalawang variant, isang premium at isang standard version na may pagkakaibahan lang sa rim setup. Ang premium ay nakamags na pero hindi natin matukoy kung tubeless na nga ba ito. Pero sana naka-tubeless na. At sa kabilang banda, ang standard version ay naka-spoke wheel naman ang setup o rayos kung tawagin. At syempre, depende pa rin yan sa isang rider kung ano ang reference niya at nakasanayan pagdating sa setup ng gulong. Diba? At meron nga itong apat na kulay na pagpipilian. Yan. Umili kayo dyan. In body design, wala namang major changes. Ito pa rin yung nakasanayan nating Honda Wave noong pa man na nagkalat sa kalye. Pero napansin ko lang dito mga brothers na bago yung kanyang decals o sticker na para sa akin kung ikukumpara ko sa Wave R110, mas sports looking yung decals works nitong Wave 110i. In my opinion lang naman yon. Okay? Ngayon naman mga brothers, alamin natin ang mga key features ng motor na ito. Una na agad ditong na-highlights ng Honda Motors ang fuel tank capacity ng motor na umaabot sa 5 liters ang laki kumpara sa Wave R110 na 3.7 liters lang. Newly designed and improved na rin ang instrument cluster nito na combination ng analog at digital panel na may essential indicators ang ating makikita. With 10 liters underseat storage, nakasya ang ating mga maliliit na gamit at naka-example na nga dyan sa larawan. At hindi rin magpapahuli ang lighting system ng bagong Wave 110i dahil LED na ang headlight nito. Maliban doon, conventional bulb type pa rin ang taillight at signal light ng motor. In braking system, nagamit rin ito ng disc brake sa harap at mechanical drum brake naman sa likuran. At may tire size na 70x90 sa harap at 80x90 naman sa likuran na may rim dimension na 17 inches. Ang suspension nito ay gumagamit ng dual shock sa likod at telescopic fork naman sa harapang bahagi ng motor.
Sa makina, nagamit ito ng PGM FI ng mismong Honda pagdating sa kanyang fuel system na may 109.5cc single cylinder, 4-stroke, 2-valve single overhead cam ang kanyang cam profile at air-cooled ang kanyang sistema sa cooling. Apat pa rin ang kanyang kambyo na circulate pattern ng shifting and of course, this bike has a semi-automatic transmission. It means wala siyang clutch. Nakakalikha ito ng 8.4 horsepower at 7,500 RPM in maximum power and output of torque of 8.6 Nm at 5,000 RPM. Ang maganda sa motor na ito ay napakagaang at makipot. Kaya naman, madali lang namang makasingit sa mga traffic na lugar dahil sa timbang niya na 97 kg at may friendly seat height na 755 mm lang with a ground clearance of 132 mm. Kaya naman kung usapang fuel economy ay tsak pasok ang Honda Wave 110i sa ganitong kategorya dahil meron itong claim na 60 to 65 kilometers per liter in fuel consumption at top speed na 90 kilometers per hour na magdidepende pa rin yan sa air lag at bigat ng isang rider. So mga brothers on the wheel, sa Thailand na pag-alaman ko, ito ay may presyo na 60,000 pesos in our Philippine currency, ang standard version which is yung ang naka-spoke wheel. At 72,000 pesos naman ang premium version na naka-wheel mags. Pero estimated pa lang naman yan at maaari pa yung mabago kung sakaling lumapag na dito talaga sa ating market. So mga brothers, dito na nagtatapos ang ating usapan patukoy nga dito sa bagong Honda Wave 110i. Kaya Honda Philippines, baka naman pwedeng mabulong kung kailan darating yan dito. At syempre, baka naman pwede na rin ma-test ride. Diba? Alright!